Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng ginataang gulay. Ito ay napaka-common na itong gulay na ginagawa natin ay hindi lang pangkaraniwan kundi as in pwede nating balik-balikan. So, ang una kong ginagawa ay nagprito muna ako ng isda. Ito yung isda na ito ay ating gagamitin para sa ating gatang gulay na may kalabasa at sipag. So, buduran muna natin ng asin at saka pamintang durog. Tupla muna natin. Ganun lang, ito lang lahat ang ating mga kakailanganin. Napakasimple lang ang ating mga gagawin nating ingredients. Napakadali lang siya. So, at this point, luto na po yung kabilang side. Pwede na po natin baliktarin ang ating isda. So, ganun lang. Hintayin natin maluto ang kabilang side. At lahat ng mga kakailangan nito ng mga ingredients, ito yung nasa harap natin. Ito lahat ang ating kakailangan. Kailangan natin sibuyas, kamatis, bawang, at saka luya. At syempre, kailangan natin ng gata. At this point, luto na po ang ating fish salmon. Kaya naman salmon ang gamit ko kasi wala naman akong available na seafood. So, kung meron kayong available na seafood, mas maganda kasi lalong napapasarap siya sa lasa ng ating gulay na may gata. So, umpisa na po natin ang pagluto ng ating gisado, ang ating una, ang ating ginger. Kaya ko inuna ang ginger para lumabas na agad ang kanyang aroma. Tapos, sunod din ay ang garlic. Isusutay lang natin ang garlic for 1 minute. Same sa ginger. Sunod ang ating onions. At itimplahan natin ng asin at saka ground black pepper. Bakit ko inuna ang pagtimpla ng asin at saka ground black pepper? Para pag ilagay na po natin ang ating gulay, para pantay ang kanyang yung lasa niya. Haluin lang. Then, sunod naman natin ang ating gulay, ang ating squash or kalabasa at saka ating sitaw. Hinahaluin lang para ma-absorb niya yung lasa ng ating asin at saka ground black pepper. Tapos isunod naman natin ang ating kamatis. Yun, halo-halo lang para magiging pantay ang kanyang pagkaano niya, gisa. Then, lagyan natin ng hot water. Pagkatapos nag-iisa, lagyan natin ng tubig. Ang ginagamit ko kasing tubig ay mainit para madali lang siyang lutuin, madali siyang kumulo. Wala siyang measurement para sa water natin. Kasi depende naman yan sa kung ilan yung, kung gaano kadami ang lulutuin mo, diba? So, no need to measure ang tubig. Then, tapal lang natin hanggang sa mga 5 minutes kumulo na siya ng tuluyan. Ayan. Ay, halo mo lang din ulit. Check mo kung luto na yung ating gulay. Then, pag
medyo luto-luto ng konti, saka na natin ilagay ang ating coconut milk or ang ating gata. Then halo lang para magiging maayos po ang kanyang pagkaano niya. Lulutuin lang natin ang ating gata. Pagkatapos pag naluto natin gata, luto na rin natin gulay. Take note lang ha, huwag masyadong i-overcook ang ating gulay. Ayan. At this point, luto na po ang ating ginataang gulay na kalabasa with sitaw. Then, ilagay na po natin ang ating napritong salmon. Ito na ang aking ginataang gulay na kalabasa with sitaw. Ang ating sitaw at ang ating isda na salmon.